Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong 25 ng Setyembre. Inflation inaasahang bababa ngunit hindi sapat upang mapababa ang interest rate. Victoria Police muling pinagpatuloy ang paghahanap sa nawawalang labi ng inang si Samantha Murphy mula Ballarat. At isang tourism show ang idadaos ng Philippine Consulate kung saan tampok ang turismo ng Davao Region. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, hinuhula ang bababa ang inflation sa paglabas ng pinakabagong datos mamaya, ngunit hindi umano ito sapat upang makatulong na mapababa ang interest rate. Ayon sa anunsyo ng Reserve Bank kahapon, mananatili sa 4.35% ang interest rate. Nagbabala si Reserve Bank Governor Michelle Bullock na ang quarterly inflation rate ay mas maaasahang gabay kaysa sa mga datos na lalabas ngayong araw. Dagdag niya, hindi din ito kaagarang bababa. Ayon naman sa opposition finance spokeswoman na si Jane Yung sa panayam sa 7 Network, ang labis na gastos ng pamahalaan ang dahilan kung bakit hindi kaagarang bumaba ang interest rate. The Reserve Bank economists told the Cost of Living Committee that I chair that unless they see a reduction in public sector expenditure, well then they're not going to be able to bring interest rates down any sooner. Sa ibang balita, muling binuksan ng Victoria Police ang kaso at paghahanap sa nawawalang katawan ng inang si Samantha Murphy mula Ballarat. Kahapon ay nagdaos ng targeted search sa isang lugar sa Ballarat Regional Victoria bilang bahagi ng investigasyon ng kanyang pagkawala. Bigong nakauwi sa kanyang tahanan si Ginang Murphy matapos ang kanyang morning run itong Pebrero at hindi na bumalik pagkatapos nito. Di pa rin natagpuan ang katawan niya sa kabila ng maraming paghahanap at pagtutulungan ng Victoria Police, New South Wales Police at Australian Federal Police. Kinusuhan naman si Patrick Oren Stephenson sa kasong pagpaslang kay Miss Murphy. Balitang Pilipinas, magdadaos ng isang tourism show ang Davao Region sa Melbourne sa tulong ng Philippine Consulate sa 3 ng Oktubre na pangungunahan mismo ng Region 11 Tourism Director na si Tanya Rabatan kung saan itatampok ang mga magagandang lugar sa rehiyon na maaaring mapuntahan ng mga turistang Australiano. Umaasa din sila na sa pamamagitan ng kaganapan ay makabuo ng mga oportunidad ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa datos, sa abot sa mahigit 200,000 mga Australiano ang nagbabakasyon sa Pilipinas dahil sa mga magagandang isla nito. Balita mula sa ibang bansa, magpupulong ang UN Security Council upang pag-usapan ang kaguluhan sa Lebanon. Hanggang ngayon ay patuloy ang pag-atake sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa kabila ng mga panawagang itigil na ito. Ayon sa ulat ng Lebanese government, mahigit 500 katao ang napatay sa kaguluhan. Mahigit 1,000 naman ang sugatan at 27,000 ang nawala ng tirahan. Ayon kay King Abdullah ng Jordan, ang kaguluhan ay hindi nakakabuti para sa buong Middle East. No country in the region benefits from escalation. We have seen that clearly in the dangerous developments in Lebanon over the past few days. This has to stop. Sa ibang balita naman, pinalawak ng Google ang kanilang Artificial Intelligence o AI product para sa web searches mula Australia. Ang produkto ng Google na kinilala bilang AI Overviews ay sinubukan na sa Estados Unidos nitong Mayo. Kaya ng AI na turuan ang mga user kung paano gawin ang isang bagay katulad ng pag-solve ng math problem o paglinis ng upuan. Ngunit babala ng eksperto, kailangang suriin ang mabuti ang resulta nito dahil marami pa rin itong pagkakamali. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maaraw 24 degrees, sa Adelaide aambon 18 degrees, sa Melbourne maulan at 15, Hobart aambon din at 14 degrees, sa Canberra maulan din at 20. Sa Sydney aasahan ang maulang kondisyon 30 degrees, maaraw naman sa Brisbane at 27, sa Cairns sa posibleng umulan at 30 at sa Darwin bahagyang maulap at 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.